for the headlines. Weather forecast. Ang heat index sa Metro Manila ay nasa antas ng extreme caution dahil sa patuloy na epekto ng easterly sa buong Pilipinas. In local news, nagdeklara ang estado ng emerhensiya ang Cagayan de Oro bilang tugon sa utos na itigil ang supply ng tubig ng Kobe. Ang pahayag ng persona non grata laban sa Metro Park Kobe ay batay sa mga aligasyon ng graft and corruption na isinampal sa ombudsman. Ipinapahayag ng mga grupo ng negosyo ang pagkadismaya. Tinupunan ng Kobe ang mga epal na politiko. Ang PNP memo circular tungkol sa mga pulis na pasaway ibinasura. For the National News, kini-question ng mga senador ang dating ahente ng PIDEA sa pagbibigay ng testimonya na batay lamang sa sabi-sabi. Inuulat ng DNR na 40 milyong Pilipino ang kulang sa access sa malinis at pwedeng inumin na tubig at para sa international feature. Si Putin ay pinaupo sa kanyang ikalimang termino bilang Pangulo ng Russia. Entertainment. Si Angel Aquino ay nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang patuloy na pagkakaroon ng presensya sa industriya ng entertainment. Ang roles ni Tom Brady ay nakapag-akit ng mga komedyante at mga atleta para sa isang nakakatawang pagsalaysay tungkol sa NFL legend. Sports. Ang SBP ay handang tumulong sa PBA sa mga alalahanin sa pagdalo. Nandito kami para sa kanila. Si Edwards at Towns ang nagtulak sa Wolves patungo sa isang tagumpay na 106-80 laban kay Murray at Jokic nang nagtitiyak ng 2-0 na mamumuno sa serye laban sa pagtatanggol na kampiyon sa Nuggets. International feature. Si Zendaya ay kumikislap sa isang itim na gown na inspirasyon ng Victorian era habang ang Met Gala ay nagtatapos. National feature. Ang mga kagandaang Pilipina ay nagkakaroon ng inspirasyon kay Shaynice Palacios Miss Universe 2023. Trivia. Sino ang may pananagutan sa pagtatayo ng unang raket? Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Webes, May 9, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Ang heat index sa Manila ay nasa antas ng extreme caution dahil sa patuloy na epekto ng easterly sa buong Pilipinas. Ayon sa PAGASA, magpapatuloy ang easterly sa pag-apekto sa Pilipinas na magdudulot ng extreme caution na antas ng heat index sa Metro Manila sa Miyerkules. Asahan ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng easterlies. Inaasahan aabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, kaya't nagbibigay ng babala laban sa mga sakit na kaugnay ng tag-init. Upang manatiling ligtas, ilimit ang mga outdoor na aktibidad, manatili sa pagiging hydrated, iwasan ang alak at mga inumin na may kapina. Magsuot ng tamang damit at schedule ang mga mapangahas na gawain sa mga mas malamig na bahagi ng araw. Inaasahang magiging magaan hanggang katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan ang mararanasan sa buong bansa na may mga coastal waters na magiging mula sa banayag hanggang katamtaman. For the local news, nagdeklara
na estado ng emerhensya ang Cagayan de Oro bilang tugon sa utos na itigil ang supply ng tubig ng COBE. Nananatiling matatag si City Mayor Rolando Clarix Uy at nakataas na ipatupad ang isang state of emergency sa kalagayan ng tubig sa unang distrito ng lungsod. Sa kabila ng pagharap sa kritisismo at negatibong reaksyon para sa pagpapadala ng mga sundalo at pulis upang bantayan ang mga balbula upang pigilan ang Rio Verde Water Consumption na putulin ang supply ng tubig sa Cagayan de Oro Water District o CODI, pinapangako ng alkalde ang patuloy na daloy ng tubig sa mga tahanan. Unang musbong ang kontrobersya hinggil sa seguridad na binigay sa mga balbula ng pasilidad ng pagtrutratong tubig na may mga aligasyon laban sa Metro Pacific Water at Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated na pursawang pagsangkop sa mga bahagi ng pasilidad. Gayunpaman, nilinaw ni Mayor Uy na ang mga tauhan sa seguridad ay nakatalaga lamang hanggang sa pintuan ng Rio Verde. Sa kabila ng mga aligasyon mula sa Metropac at mula sa Local Water Utilities Administration o LWUA, sa kabila nito ipinapakita ng mga larawan na kinuhan ng bumburadyo ang mga otoridad na pumasok sa lugar ng Rio Verde at sa mga pasilidad ng pagtutratong tubig na pumapalag sa depensa ni Uy. Noon pa, kinumpirma ni Attorney Roberto Rodrigo ang senior na legal counsel ng Metropac Waters ang kanilang layunin na putulin ang supply ng tubig ng Rio Verde dahil sa aligasyon ng CODI na pag-iwas sa pagbabayad ng malaking utang nito. Ang payag ng persona non grata laban sa Metropac COBE ay batay sa mga aligasyon ng graft at corruption na isinampa sa ombudsman. Tinututulan ni dating City Mayor Moreno ang maipasa ng konseho na resolusyon sa pamamagitan ng isang espesyal na sesyon na may layuning ideklara ang Metro Pacific Water bilang persona non grata para sa kanilang negosyo sa tubig sa lungsod. Ito ay sumusunod matapos na ilagay ni City Mayor Orlando Clarix Uy ang sitwasyon sa tubig sa ilalim ng isang state of emergency na sinusuportahan ng konseho. Kinikwestiyon ni Moreno ang mga aksyon ng pamahalang lungsod na maaaring maging labag sa batas at binalaan ang posibleng paglabag sa batas laban sa graft and corruption practices na maaaring i-report sa ombudsman. Binigyan din niya ang direktiba ng solusyon para sa lokal na pamahalaan na tanggihan ang negosyo ng Metropac at nagutos ng Cagayan de Oro Water District at Rio Verde Water Consortium na igiit ang kanilang mga kontrata sa tubig sa lungsod. Noong una, itinutulak ni City Council Majority Leader Attorney Edgar Cabanlas ang deklarasyon ng persona non grata laban sa Metropac kung hindi sila magtagumpay sa pagpapaliwanag sa pamahalang lungsod batay sa kanilang mga dahilan para putulin ang supply ng tubig na nagpaparumi sa kanilang pagpapatakbo ng negosyo sa lungsod. Ipinapahayag ng mga grupo ng negosyo ang pagkadismaya pinupuna ng CODI ang mga epal na politiko. Nakararanas ng pagkadismaya ang ilang may-ari ng negosyo sa patuloy na hindi pagkakasundo sa usapin ng pinansyal sa pagitan ng Cagayan de Oro Water District at Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated, CODI at COBE. Sinabi ni Raimondo Talimio Jr., ang chairman ng Misamis Oriental Cagayan de Oro, MSME Development Council at Oro Chamber of Commerce, na may negatibong epekto ang sitwasyon ito sa komunidad ng negosyo. Gayunpaman, nilinaw rin ni Talameo ang pangangailangan para sa pagpapakialam mula sa mapahalagang lungsod, lalo na't isalang-alang ang interes ng mga tao sa usapin ng tubig sa lungsod. Kinikwestiyon ang pamahalang lungsod sa pagtangkilik ng mga pangunahing pamumuhunan upang bawasan ang kanilang mga negosyo sa lungsod. Ang tugon na ito ay mula kay Dr. Jerry Canyo, isang member ng Board of Director ng CODI, hinggil sa
ipinapahayag na pagkadismaya ng ilang grupo ng negosyo hinggil sa tunggalian sa kontrata sa pagitan ng Cody at Kobe. Binigyan din ni Kanye na nasira na ang reputasyon ng lungsod dahil sa ilang politiko na naghanap lamang ng pansin. Sa halip na bigyang prioridad ang kapakanan ng mga tao, gayunpaman hindi tinutukoy ni Kanye aling mga politiko ang kasangkot. Ngunit si dating City Mayor Oscar Moreno ay kahayagang kinikwestiyon ang kanyang pagtugon sa isyo. Ang PNP Memo Circular tungkol sa mga pulis na pasaway, ibinasura. Sa simula, itinigil ni PNP Chief General Romel Marbel ang pagpapatupad ng anti-tattoo policy sa mga aktibong organic na kasapi pati na rin sa mga non-uniform personnel and UP kahit sa on PNP Memo Circular tungkol sa mga pulis na pasaway, ibinasura. Sa simula, itinigil ni PNP Chief General Romel Marbel ang pagpapatupad ng anti-tattoo policy sa mga aktibong organic na kasapi pati na rin sa mga non-uniform personnel and UP kahit pa ang 15 araw na deadline para sa pag-alis ng nakikita mga tattoo mula sa ilang katawan ng mga pulis. Sinabi ni Police Regional Office 10 Spokesperson Police Major Joanna Navarro na hinahanap pa ang karagdagang mga gabay mula sa kamkrame upang mapabuti ang epektibong implementasyon nito. Ang PNP Memo Circular na una nang binuo ni Retired Chief Police General Benjamin Accorda Jr. ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Sa kasalukuyan, hawak ng Pro 10 ang mahigit na 10 milyong mga pulis sa rehiyon. Ano sa imo ang business nga tailoring, sir? Bilang nakaka-years, ani? Since 2018. Ah, 2018, so dugay-dugay na gyud pud no sa usa pa ka tonga time, sir. Ah, pila pa edad nimo tonga time? Kung 48, sir? 48 or 40. So, 2018? Pila na edad ni Moron, sir? 50... Ay, mga 50 ana siguro. 40 ah. Ah, edad ni mo karon pila? 40, 55. Dili ka. Ah, 50. Mga 50 ana. Dili halata nga 55 sa kay looking young kay ka, sir. Oh, thank you. So, dili halata sa imo ang edad. So, sakaling nyo, sir, kaya mo nakakita man ni kaning computer, dapat ang yung trabaho, sir, nagyo siya ka ng mga layout, yeah, or yes. Diritsyo. Wala po siya diritsyo nga trabaho, dapat i-layout sa layout yun. Agi yun siya sa artist before he is my friend. Katong, mo po to yung artist? Oo, mo to po artist. Dugay na po to siya, diri, sir. Bago rin to siya sa ako. Mga last year lang nagsugod. Sa ito pa, sir, kay, since pag-start ani 2018, ikaw pa ang unang nga nagkuhan ani or nakay ka o ba? Napay unang nag-start ka ng New Life or Aaron, ana. Aaron o New Life muna, silang una. Pero sa una, sir, before ka nagkuhan ani nga negosyo, asa man ka nagtrabaho? Siman ko. Ay, Siman. Dagan na itong quarter, eh, sir. Ang gabayra. Dagan mo nag-chick, sir. Ha? Nag-chicks kay Siman. Pwede. Bakit? Pwede, ayaw, so. Wapo gid sir kay nakapundar man ka sa imong pagpanarbaho na imagine ta si man din niabot ka sa ani nga tanang pag idea bitaw nga sana ka na magpa-print bali unsa pud imong inspiration sir nganong niabot ta ani nga negosyo before kun akong tila akong business so nag-shape lang ko ani so mas nakita ni mo sir nga mas dako siya og income sa katong tela. Oh, kaya ang tila po, magamit po na po sa diri nga aning business. Pero karon sir, ka na more on, pa na lang gano'n siya, mga jersey, ana? Jersey or t-shirt. Gakuan po mo sir, ka nang gadawat po mo ka nang may magpa-layout sa inyo, ha? Yes. Tila po yung kuan na lang, sir, charge? Depende sa, nag-charge ang akong artist, 1,000. Sa so, na by jersey? Oh. Or ang usa ning yung kasagaran dire sa bay kanang bulto ang pahimo bulto or usa pinakadaghan sa imong nga kanang bulto yun percent or per ano 15 patas at 15 patas kasi sir ni glower pero additional mo kwan so ang pinakataas nga kwan sa mas
Pagyo na sa nung kanang barato po na yung pangkulaga ng kwaon. Kung multo, mas makalisa ka. Like sa kaning gapahin mo ang mga jersey, sir, namanggay ka ng mga government. Isa kita mga suki nga nagapahin mo, gabalik-balik din sa imo, sir. Daghan man, din ako ma... Hindi na ni mo ma-remember. Nag-inus kung sa kadaghan. Kaning praning ka na, wala po may mga print-print like kaning sa mga stickers, t-shirt. Ay, wala. Siya. T-shirt na, sublimation. Mas kuti ang t-shirt or sa katong stickers? Mas kuti ang t-shirt. Ah, mas kuti din siya. So, i-promote ang imong concert sa pangalan sa imuhang tailoring. RC Digital Prints. RC Digital Prints and Garments. Ah, RC Digital Prints and Garments. Then, asan siya na-locate, sir, sa address? Along Paminta Boulevard. Na Along Paminta Boulevard. So, salamat kayo, sir, sa pagpa-interview, pagpa-unlock sa atin.
National News. Kini-question ng mga senador ang dating ahente ng PIDEA sa pagbibigay ng testimonya na batay lamang sa sabi-sabi. Kini-question ni Senate President Juan Miguel Zubiri at iba pa mga senador ang pahayag ni dating ahente ng PIDEA na si Jonathan Morales dahil hindi nito napatunayan ang mga aligasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at aktres na si Maricel Soriano. Binigyang diin ni Zubiri ang pangangailangan ng ebidensya upang suportahan ang mga paratang na inilalahad sa mga pagdinig. Nagbabala laban sa politika na manggigipit. Sinabi ng mga senador na malaga na ang mga testigo ay nagsasalita mula sa personal na kaalaman. Kasama si Senador Francisco Escudero na nagpapaalala sa mga kasamahan tungkol sa pamantayan na ito. Sa kabila ng mga politikal na kaugnayan, nagkakaisa ang mga senador sa pagpatupad sa kanilang konstitusyonal na tungkulin na magsasagawa ng mga pagsisiyasat para sa batas. Nagpaalala si Zubiri na huwag gawing circus ang mga pagdinig. Binigyan din ang panganib ng pagkasira ng kredibilidad ng Senado at pagpapalala ng di kinakailangang galit. Magpapatuloy ang investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald De La Rosa. Iniulat ng DNR na 40 milyong Pilipino ang kulang sa akses sa malinis at pwedeng inumin ang tubig. Ayon sa Kagawaran ng Kalikasan at Likas na Yaman, humigit kumulang 40 milyong Pilipino ang walang akses sa malinis at inumin na supply ng tubig, lalo na ang mga naninirahan sa mga isla at upland barangays. Upang tugunan ang problema ito, plano ng pamahalaan na bumili ng modular desalination machines para sa mga may 60 na nayon. Ang bawat unit na nagkakalaga ng 5 million hanggang 8 million ay maaaring magbigay ng serbisyo sa mga 500 pamilya. Ginagamit ng mga makina na ito ang membrane filters at maaaring pagkukunan ng enerhiya sa pamamagitan ng solar panels. Sa ngayon, 20 islang barangay ang gumamit ng mga makina na ito at may malaking desalination plant na magbubuka sa Cebu sa lalong madaling panahon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagkilos sa pamamahagi ng mga kagamitan pang desalination. Bukod dito, may mga hakbang na isinasagawa upang magtayo ng mga pasilidad ng mga upland villages upang gamitin ang tubig mula sa bukal at isama ang mga programa sa flood control upang maayos na pamahalaan ang mga water resources. Naglaan ang kagawaran ng pampublikong mga gawa at kalsada ng budget na 300 billion para sa mga proyektong pang flood control. Kasama na ang isang malaking proyektong pang flood control sa Pampanga na layunin solusyonan ang mga problema sa baha sa Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. At para sa international news, si Putin ay pinaupo sa kanyang ikalimang termino bilang Pangulo ng Russia. Si Vladimir Putin ay nagsimula ng kanyang ikalimang termino bilang pinuno ng Russia at isang marangyang seremonya sa Kremlin na naglalakbay sa isa pang 6 na taon sa kapangyarihan matapos ang kanyang pagtanggap sa kanyang mga political na kaaway. Pagsisimula ng isang nakababagabag na tunggalian sa Ukraine at nagsanib ng otoridad sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa kanyang bagong termino na umaabot hanggang 2030, si Putin na ngayon ay nasa 71 taong gulang ay nagpatibay ng kanyang status bilang pinakamatagal na pagsilbi sa Kremlin mula kay Joseph Stalin.
Bagaman may mga pangako na napabuti ang antas ng pamumuhay, ang ekonomiya ng Russia ay pumihit patungo sa militarization na may record na paggasta sa depensa sa gitna ng mga kanlurang saksyon matapos ang pagsalakay sa Ukraine. Sa loob ng bansa, ang pagtutol ay sinasalubong ng malupit na pagpaparami na nagpapaalala sa panahon ng Soviet, kung saan ang pinakamalaking laban ni Putin, si Alexei Navalny, ay namatay sa kustodiya noong taong ito. Ang pagpapakalaswa ng Kremlin ay pinalawak pati ang independenteng media, mga karapatan ng mga grupo at mga aktivista ng LGBTQ+ na nagpapakita ng pagpapalagay ni Putin sa mga konserbatibong halaga. At para sa entertainment, si Angel Aquino ay nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang patuloy na pagkakaroon ng presensya sa industriya ng entertainment. Ipinahayag ng aktres na si Angel Aquino ang kanyang pasasalamat para sa kanyang matatag na karera sa industriya ng entertainment, lalo na pagpapalaga sa pagkakataon na makatrabaho ang mga bagong talento. Sa isang eksklusibong panayam bago ang Mediacon para sa seryeng High Street, binigyan din niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang pag-arte at ang kasiyahan sa pagganap ng iba't ibang karakter. Bukod dito, binahagi rin ni Aquino ang kanyang karanasan bilang isang single parent. Pinagsasabay ang kanyang karera sa pagpapalaki ng kanyang dalawang anak. Sa pagpapalaga sa araw ng mga ina, binigyang din niya ang kalagahan ng paglalaan ng panahon kasama ang kanyang mga anak at ang pagramdam ng kanilang pagmamahal at atensyon na nagpapalaga sa okasyon bilang isang ina. Ang roles ni Tom Brady ay nakapag-akit ng mga komedyante at mga atleta para sa isang nakakatawang pagsasalaysay tungkol sa NFL legend. Ang kilalang kampiyon Super Bowl na si Tom Brady, pinuri bilang isa sa pinakadakilang manlalaro sa football sa lahat ng panahon. Ipinakita ang kanyang magandang asa sa Netflix comedy special na The Greatest Roast of All Time, Tom Brady. Sa kabila ng mga biro na tumutok sa kanya ng mga miyembro ng palabas, kabilang ang mga pagtukoy sa kanyang diborsyo mula sa supermodel na si Giselle Bundchen at ang 2015 Deflategate scandal, tinawanan lang ito ni Brady kasama ang punong-puno ang Kia Forum sa Southern California. Ang mga kilalang personalidad, mga tagahanga ng palakasan at mga tagahanga ng komedya ay nag-enjoy sa roast kung saan ang mga komedyante at dating mga kakampi ay nagpatawa sa gastos ni Brady. Pinangunahan ni comedy superstar Kevin Hart ang kaganapan na nagmarka bilang ang unang hindi na edit na celebrity roast na ineri nag-live sa buong mundo sa Netflix. Binigyang din ni Hart ang kandaan ni Brady na pagtawanan ang kanyang sarili. Pinapalakas ang kalagahan na hindi pagseryoso sa sarili. Bagaman si Brady ang pangunahing target, walang ligtas mula sa maliligayang pang-aasar sa Rose. Ang kaganapan, bahagi ng Netflix Is a Joke Fest, ay nagtatampok ng isang lineup ng mga roster na pinipili ng mga producer kabilang si Brady, Hart at Jeff Ross na nagsiguro ng isang gabi ng katatawanan at libangan. Sports. Ang SBP ay handang tumulong sa PBA sa mga alalanin sa pagdalo. Nandito kami para sa kanila. Ang mga nakaraang komperehensya ng PBA kasama ng patuloy na nagaganap na 2024 Philippine Cup ay nakakita ng pagbagsak sa bilang ng mga nanonood sa gate na nagpapadala ng mga
diskusyon sa social media. Ang isyu na ito ay naging tampok lalo na kung iambing sa dami ng mga manonood na hinahatak ng iba pang mga kaganapan sa iba't ibang sports tulad ng UAAP Women's Volleyball Tournament at ang PVL All-Filipino Conference. Bagaman may mga ganitong alalahanin, handang suportahan ng SBP ang PBA kung kinakailangan. Ayon kay SBP Executive Director Erica D., bagaman wala pang kasalukuyang pag-uusap sa pagitan ng PBA at ng Pederasyon tungkol sa mga alalahanin sa pagdalo, naniniwala siyang pinagbubutihan ng mga PBA at ang mga gobernador nito na solusyonan ang isyo at ibalik ang popularidad ng liga. Bukod dito, nilinaw ni D ang desisyon ng PBA na hindi sumali sa 2024 Basketball Champions League Asia ay nasa pagitan ng liga at FIBA at ang SPB ay nagbibigay lamang ng kanilang pagpapala. Gayunpaman, inaasahan na makikilahok ang PBA sa BCL sa mga susunod na taon. Si Edwards at Towns ang nagtulak sa Wolves patungo sa isang tagumpay na 106-80 laban kay Morey at Jokic na nagtitiyak ng 2-0 na pamumuno sa serye laban sa pagtatanggol na kampiyon sa Nuggets. Si Anthony Edwards at Karl Anthony Towns ng Minnesota ang nanguna sa pag-atake sa matagumpay na 106-80 panalo ng Timberwolves laban sa Denver Nuggets na nagkamit ng 2-0 bintay sa Western Conference Semifinals. Parehong nagambag ang dalawang manlalaro ng 27 puntos bawat isa habang pinalawak ng Timberwolves ang kanilang playoff winning stakes sa 6-0. Kahit na may mga pagsisikap mula kina Aaron Gordon at Nikola Jokic, hindi nakasabay ang Nuggets sa walang pagod na opensa sa Minnesota. Sumabog ang posisyon para sa Denver kung saan nagpahayag ng kanilang hindi kasiyasiyang damdamin ang coach na si Michael Malone at ang guard na si Jamal Murray sa panahon ng laro. Sa kanilang magiting na performance, mayroon ngayon ang Timberwolves ng pagkakataon na isara ang serye sa mga susunod na laro sa Minneapolis. International feature, si Zendaya ay kumikislap sa isang itim na gown na inspirasyon ng Victorian era habang ang Met Gala ay nagtatapos. Si Zendaya ay nagtapos ng Met Gala ng may kasikatan noong Lunes. Nahinangaan ang mga dadalo sa isang 1996 Galliano para sa Givenchy gown na pinarisa ng isang bulaklak na may headpiece mula kay Philip Tracy para sa Alexander McQueen. Maaga sa gabi, ang bituin ng challengers ay nakapukaw ng pansin sa isang kostumadong ensemble mula sa Maison Margiela ni John Galliano. Ang eksklusibong Met Gala na kilala sa kanyang puno ng mga bituin sa listahan ng mga bisita at mamahaling fashion ay naglilingkod bilang isang fundraiser para sa Metropolitan Museum of Art sa New York at nagtatakda ng debut ng taunang fashion exhibit ng Costume Institute. Si Anna Wintour ang punong patnugot ng Vogue na nagpapatupad ng kaganapang ito mula noong 1995. Ang mga celebrity co-chairs ng taong ito ay kinabibilangan ni na Brad Pitt, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez at Zendaya. Para sa national feature, ang mga kagandahang Pilipina ay nagkakaroon ng inspirasyon kay Shaynis Palacios Miss Universe 2023. Dalawang linggo bago ang pagsasagawa ng patimpalak ng Miss Universe Philippines 2024,
na inspire ang mga kandidata sa kanilang mga pakikitungo sa nagaharing Miss Universe na si Zenis Palacios. Ang mga Pilipiniana team na kasuotan na isinusuot ng 53 kandidata ay nagpamalas ng kayamanan ng kulturang Pilipino sa Sponsors Night sa Manila Hotel. Kasama si Palacios, kasama ang naghihirang Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D. na tumatanggap ng papuri para sa kanilang karangalan. Ipinapaabot ni Palacios ang kanyang pasasalamat para sa mga tradisyon ng Pilipino, pagkain at mga mainit na pagtanggap na kanyang natanggap. Lubos na natuwa ang mga kandidata na makilala si Palacios at magkuha sila ng mga selfie kasama siya, na ipinapahayag ang paghanga sa kanyang kabaitan at tunay na personalidad. Nakatagdang gawin ang Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024 sa Mayo 22 sa Mall of Asia Arena. Para sa trivia, sino ang may pananagutan sa pagtatayo ng unang racket? Ang imbento ng unang racket ay umabot sa hanggang mga 1100 AD sa China. Una itong ginamit para sa digmaan at libangan. Gayunpaman, hindi ito naging ganap na masenso hanggang sa paglitaw ng mga racket society noong 1920s at ang kasunod na profesionalisasyon ng racket engineering noong 1930s at 1940s kung saan nagkaroon ng malaking pag-unlad. Ang mga unang manlalakbay tulad nina Konstantin Tsiolkovsky, Herman Oberth at Robert Goddard ay individual na nag-ambag sa pag-unlad ng mga raket para sa paglalakbay sa kalawakan. Ang pagpapalipad ni Goddard ng unang liquid propellant rocket sa mundo noong 1926 ay nagmarka ng isang critical na kaganapan, bagaman limitado ang epekto nito dahil sa pagkakaila ang missile na Vito na binubuo ng mga Aleman sa panahon ng ikalawang digmaan pandaigdig ay nagsilbing unang long-range ballistic missile at na-impluensya ng mga sumusunod na pag-unlad ng raket ng parehong Estados Unidos at Unyon ng Soviet sa huli ay humantong sa pagbabago ng intercontinental ballistic missiles para sa pagtuklas sa kalawakan at mga misyon na may mga tauhan. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng ating bansa. Patuloy na makinig at manood ng Pinoy Love News Channel Cagayan de Oro para sa iba pang mga updates at impormasyon. Muli, hinihiling ko pa po na subaybayan at makinig ng Pinoy Love News Channel on YouTube. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.